Sama-sama po tayong manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa dakilang biyaya na kinawaan mo kami na lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan at minahal mo kami noong hindi ka pa namin nakikilala. Inako ng Panginoong Hesus ang mga sumpa at kahatulang nararapat sa amin at tinugasan ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo na dumanak ng ikaw ay namatay para sa amin at iniligtas mo kami ng walang anumang kapalit. Sumasampalataya at nagpapasalamat po kami sa pagtulong mo sa amin upang mabuhay sa natitira naming buhay na naglilingkod at nagpapalaganap ng Ebanghelyo para sa iyong kaluwalhatian. Salamat rin po sa pagtitipon sa amin ngayon sa harapan ng Panginoon. Nagpupuri sa iyong biyaya, natututo ng iyong salita, at nagkakaroon ng pakikisama sa mga banal na kasama mo. Gabayan at mas patatagin mo po kami sa pamagitan ng iyong mahabaging kalooban. Alam namin ang mundong ito ay mas higit ng nagiging masama at patungo na sa katapusan na itinakda ng Diyos. Ngayon, bilang mga banal na anak ng Diyos, gabayan mo kami na mamuhay ng walang kapintasan sa masamang saninlahing ito, nang walang dungis, masunurin at nananabik sa muling pagdating ng Panginoon. At kung may mga kaluluwa po sa amin na hindi pa lubusang naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, pakiusap, tulungan at iligtas mo po sila upang hindi mawala ang isa man sa kanila. Protektahan mo po ang aming mga churches sa buong bansa, ang maraming churches sa buong mundo, at lahat ng mga brothers at sisters na nagpapanatini ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan sa pamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos, upang sila'y mamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos at buong tapang na magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon na nagdadala ng maraming nawawalang kaluluwa sa Panginoon para sa kaligtasan. Ituro mo po sa amin ang higit pa ang tungkol sa salita ng Diyos na nais mong ipahayag sa amin ngayon at kanino ang dapat naming gawin. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Heso Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Hanapin po natin sa Biblia. Hanapin po natin sa Unang Tesalonika chapter 5. Basahin po natin ang Unang Tesalonika chapter 5 verse 16 hanggang 18. Unang Tesalonika chapter 5 verse 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para kay Kristo Jesus para sa inyo. Matagumpay nating natapos ang nakaraang fall retreat sa biyaya ng Diyos. At naniniwala ako na marami sa mga baguhan ang nakatanggap ng kaligtasan. Sasabihin ko po sa inyo sandali ang resulta ng fall retreat kung sakaling interesado kayo. Merong 6,638 na registered participants at 1,200 na volunteers, kaya humigit kumulang 8,000 na katao ang nagtipon. At 275 katao ang nabautismuhan. Nagbigay sila ng mga offering at
Ang kabuuan po ay 70 million won o 2.9 million pesos. Ito ay gagamitin ng mahalaga para sa pagtatayo ng ating retreat center. Isa pa na nais kong sabihin sa inyo, gaya ng alam ninyo, may napakadelikadong sitwasyon sa gitnang silangan ngayon na parang anumang oras ay maaring sumiklab ang isang malaking digmaan. Sinasabi libo-libong tao sa Gaza Strip ang namatay dahil inatake ng Hamas ang Israel at kumuha ng maraming bihag. Hindi pa tapos ang digmaan at sa likod nito, sinisuportahan ng Syria at Iran ang Lebanon. Sa makatawid ay ang Hezbollah. Ang leaders doon ay nagtitipon sa isang basement sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpasabog sila ng bomba at pinatay ang lahat maliban sa isa. Pagkatapos ay naglagay sila ng panibagong tao doon, ngunit nalaman din nila yung tungkol doon at pinatay din yung taong iyon. Ang Lebanon, Syria at Iran, sila ay nagbabanta na lumaban para sa kanilang dangal laban sa Israel at hindi sila mananatiling tahimik, kaya may panganib ng mas malaking digmaan. Sinasabi ng Israel na kung aktibong makikialam ang Iran sa digmaan, maaari nitong sirain ang mga nuclear facilities at lahat ng oil drilling facilities ng Iran. Dating sinusuportahan ng Iran ang Israel noong panahon ng Pahlavi era, ngunit biglang lumipat yung suporta ng Iran sa Soviet at naging bansa na kumakalaban sa Israel. At sa tingin ko po, ay nakabuo sila ng maraming nuclear weapons upang atakihin ang Israel. Paghahanda iyon para sa pag-atake sa Israel. Alam ng Israel, kaya naman pinatay nila noon ang maraming technician na gumagawa ng nuclear weapons. Gayunpaman, nakagawa na sila ngayon ng nuclear weapons at itinago ang mga ito sa ilalim ng lupa at kahit gaano pa karami ang naitago ng Israel sa lupa, maaari nila itong sirain ng sabay-sabay. Sinasabi ng US, huwag lang gagalawin ang nuclear weapons. Gayun din, ang Iran ay nagpuproduce ng maraming langis. Kaya kung pasasabugin nila yung mga oil production o kaya yung storage facilities, tataas ng husto yung presyo ng langis sa buong mundo, kaya nag-aalala sila at maging tayo rin naman. Ngunit matigas ang ulo ng Israel. Hindi sila makikinig sa kahit sa ano o kanino. Gaya ng alam natin, noong World War II, 6 million na mga Israelita ang walang awang pinaslang at nakaranas sila ng lahat ng uri ng kahirapan saan man sila magpunta. Kaya meron silang kaisipang maghiganti sa mga dayuhan o hintil. Ngayon, kung gagalawin mo ang Israel, pakialaman ka ng lahat ng bansa. Mahirap sa atin na unawain kung paanong ang isang maliit na bansa ay may ganitong tapang at lakas militar. Ngunit itinala ng Biblia na ang huling digmaan ay magaganap sa Israel.
ang gitnang silangan kung nasaan ang Israel, kung nasaan ang halamanan ng Eden, kung saan dumating si Jesus ay nagsimula ang Ebanghelyo, at kung saan matatapos ang huling kasaysayan ng tao. Sa Ezekiel chapter 38, kapag umatake ang Russia sa Israel, alam natin ang huling digmaan ay sabay-sabay na mangyayari. Lalabanan ng Estados Unidos at iba pang mga bansa. At hindi ito magiging digmaan kung saan may mananalo o matatalo, kundi isang digmaang nuklear kung saan hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Sa ngayon, tingin ko ay hindi pa mangyayari ang huling digmaan, gaya ng nasusulat sa Zacharias chapter 14. Dahil medyo magulo pa ang pagkakasunod-sunod nito. At ang Russia ay aatake sa Israel kasama ang ilan pang mga bansa, at ang bansang aatake sa Israel kasama ng Russia ay malinaw na nakatala bilang Iran. Ang Iran ang pinaka nangunguna sa maraming bansa pagkatapos ng Russia, at eksaktong mangyayari ito ngayon bilang isang bansang kumakalaban sa Israel. Ngayon ay maaring nasa kaligitnaan na ang mundo sa Fifth War sa Gitnang Silangan. Pagkatapos maging malaya ng Israel, nagkaroon ng una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na digmaan, at palaging ang Israel ang nananalo. Ngayon, ang ikalawang digmaan sa Gitnang Silangan ay hindi isang digmaan kung saan may mananalo o matatalo, kundi isang digmaan kung saan hahatulan ng Diyos ang buong mundo sa wakas. Alam natin kung gaano na kalapit ang araw na iyon. Maring nasa digmaan ang Russia laban sa Ukraine, at malapit nang matapos sa digmaang iyon. Pagkatapos, haatake na ang Russia kasama ang maraming bansa. Magaganap doon ang huling digmaang nuklear, at ang pangyayari na magtatapos sa kasaysayan ay magaganap doon. Talagang kamangha-mangha na ang pangyayaring iyon ay papalapit na sa ating panahon. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Ito ay para sa ating mga Kristiyano. Alam natin na malapit na ang katapusan ng panahon. Kaya sinabihan tayo na magpakatino ay dahil walang tunay na pag-asa at kaligayahan sa mundong ito, at ang katapusan nito ay darating pagkatapos na maipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo, at ang araw ng paghukom sa mundong ito ay malapit na. Kaya alam natin na nalalapit na ang araw na iyon, at sa tingin ko ay panahon na upang tayong mga Kristiyano ay mag-isip, gumising, manalangin, at maghanda upang salubungin ang Panginoon na muling darating. Sa ganitong uri ng puso, sa palagay ko ay dapat nating ihinto ang ating formal na relyosong buhay at mamuhay bilang mga Kristiyano na may pusong handang salubungin ang Panginoon sa oras na siya ay muling dumating. Sinabi ni Jesus, "Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang bagay na ito, alam ninyo, iyo'y malapit na, nasa mga pintuan na." Ang Panginoon ay nagsalita ng detalyado tungkol sa mga tanda na darating bago ang kanyang ikalawang pagdating, at lahat ng mga tandang ito ay nagaganap sa ating panahon. Ngayon ay wala nang hinihintay pa, tanging ang huling digmaan na lamang ang natitira. Sa ganitong pag-iisip, hindi natin maiwasang magtaka kung gaano kalaki ang biyaya at pagpapala na tayo ay naligtas sa mga huling araw na ito. At hindi lamang tayo dapat maging masaya na tayo ay naligtas. Ngunit dapat din tayong mamuhay ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at maghanda sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sa mga talatang binasa natin, mula sa 1 Tesalonica chapter 5, verse 16 hanggang 18, ipinadala ni Apostol Pablo ang mga salitang ito sa iglesia sa Tesalonica, at sa bandang huli, sinabi nitong, "Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid,
sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang kalooban ng Diyos para sa ligtas ng mga banal ay ang kanyang nais. May tatlong bagay na nakasulat dito. Ito ay napakasimple. Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Malalim yung kahulugan ng mga salitang ito. Opo. Sinasabi nito, ito yung kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga na kay Kristo. Kaya naman, tatalakayin ko po ito ngayon. Sinasabi ng mga Kristiyano, magalak kayong lagi. Napakaraming bagay na dapat nating ikagalak. Alam kong walang tunay na pag-asa, kaligayahan o kagalakan sa mundong ito. Gayunpaman, kapag ang mga tao sa mundo ay kumikita ng kaunting pera, naging mayaman at maayos ang kalagayang pisikal, nagagalak sila doon. Ngunit ang kagalakan iyon ay isang makasalanang kagalakan. Maglalaho iyon pagkatapos ng ilang sandali. Ayong mga Kristiyano ay walang ganitong uri ng makamundong kagalakan. Ngunit dahil binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at pag-asa, marami tayong bagay na dapat ikagalak sa Diyos. Kaya dun sa unang Pedro, chapter 1, verse 8 hanggang 9, hindi ninyo siya nakita gayo may inyong inibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayo may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hindi ninyo siya nakita gayo may inyong inibig. Inibig natin ang Panginoon kahit hindi natin siya nakita. Sa pamagitan ng salita, tinutulungan tayo ng banal na espiritu na maunawaan ang manampalataya at manampalataya sa biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng tinanggap ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa ay naunawaan at nanampalataya tayo sa biyaya ng Diyos na nagmahal sa atin. Na nun tayo'y nakatakdang mapahamak dahil sa mga kasalanan at inialay ang kanyang bugtong nanak upang mamatay sa krus upang iligtas tayo nang hindi natin nalalaman, sa gayo'y tinubos ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo magpakailanman. Iyon ang gayumang iyo'y sinampalatayanan at kayo'y nagalak ng may galak na hindi maipalawanag at puspos ng kaluwalhatian. Hindi ang mga walang kabuluhang kasiyahan ng mundong ito. At sa Isaiah chapter 61 verse 10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakban ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng kakasal na nagagayahan ng kanyang mga hiyas. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at ginawa tayong matuwid sa pamagitan ng balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayak ng kanyang mga hiyas. Sinasabi nito na pinalumitian tayo ng Diyos para maging ganito. Sa Lucas chapter 10 verse 17, binukod ni Jesus ang 70 alagad niya sa Israel at binigyan sila ng utos na humayo at mangaral sa buong Israel. At pagkaraan ng ilang sandali, matapos silang mangaral, ay nagtipon sila sa harap ng Panginoon at nagsabi, "Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpasakop sa amin sa iyong pangalan." Tuwang-tuwa sila sa mga himala na naganap sa pangalan ng Diyos. At kahit na ang demonyo ay sumuko sa kanila, pagkatapos ay sumagot si Jesus, "Gayunman,
Huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Maaring napakaraming himala sa mundo, pati na ang mga biyaya ng Diyos. Ano yung pundasyon ng ating kagalakan? Ang bagay na dapat nating ikagalak ng labis ay dahil iniligtas niya tayo at ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Kaya't sinasabi niya na magalak kayong lagi. At dun sa Habakuk chapter 3 verses 17-18, makikita natin na sa mga araw ni Propeta Habakuk, pagkatapos na mabihag ang mga Israelita sa Babylonia, ay nakabalik makaraang napakaraming bagay na nagpapahirap sa kanila physically. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukit ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Ang taong ito ay walang anuman. Siya ay wala ng kahit anumang bagay. Ngunit sinabi niya, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Paano naman tayo? Walang anuman sa mundong ito ang maaring maging tunay nating kagalakan at kaginhawahan. At para sa atin na mga ipinanganak na muli, binigyan tayo ng Diyos ng maraming mga kahirapan. May mga pag-uusig at kapighatian, ngunit tayo ay nagagalak sa ating Diyos kahit na marami tayong problema sa ating buhay. Nagagalak tayo sa Diyos ng ating kaligtasan. Hindi tayo nagagalak dahil sa ating physical na kasaganahan. Maaari akong magalak sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa akin, maging sa gitna ng lahat ng aking paghihirap at kakulangan, maging sa gitna ng aking kahirapan. Ang mga Kristiyano ay hindi kailanman tinadhana upang maghanap ng kaaliwan at kagalakan sa mga bagay ng mundong ito. May kagalakan na nagmumula sa Diyos, ang kagalakan ng ating mga kaluluwa. At sa mga gawa, chapter 16, may isang pagkakataon kung saan pumunta sina Apostol Pablo at Silas sa Pilipos. At sila ay nangaral at nabilanggo. Pinunit ang kanilang mga damit, pagkatapos ay hinagupit, ginapos, at ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat. Ngunit sinasabi ng Biblia sa Gawa chapter 16 verse 25, ngunit nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at tumaawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Inakala ng bantay na nang ang mga pinto ng bilangguan ay nabuksan, ang mga bilanggo ay nakatakas. Ngunit sina Apostol Pablo at Silas ay hindi pa rin lumalabas kahit nakalagna ang kanilang tanikala at ang mga pinto ay nabuksan. Inakala ng bantay na hindi sila ay nakatakas, kaya binunot niya ang kanyang tabak at sinubukang magpakamatay. Dahil kapag hinayaan ng bantay na makatakas ang bilanggo, ang sinumang bantay ang naatasan sa mga oras na iyon ay mananagot at mamamatay. Sa Gawa chapter 16 verse 28, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat. Kaya pumasok ang bantay na may dalang ilawan at kahit ang pinto ay nabuksan, sila ay nasa loob pa rin. At siya ay nagpatira pa sa kanilang harapan. Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Dahil narinig niya sila na nananalangin at tumaawit ng mga himno habang nasa loob ng bilangguan. Nalalaman niya na ang kanilang pananampalataya ay sigurado at totoo. Kaya ninais din niyang manampalataya sa Diyos. Kaya tinanong niya sila, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi,
Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Nang araw ding iyon ay tinipon ng bantay ang kanyang buong sambahayan at nangaral si Apostol Pablo ang buong gabi at ang lahat ng naroon ay naligtas. At kanyang hinugasan ang kanilang mga sugat. Sinabi ng Biblia na siya ay nagalak. Ganito nagsimula ang iglesia sa Filipos at maraming mga taga-Filipos ang naligtas sa bahay ni Lydia. Subalit, marami ring mga pag-uusig sa lugar na iyon. Maraming mga kapigatian at mga kahirapan. Kaya nang isulat ni Apostol Pablo ang Filipos 4 para sa iglesia ng Filipos, isinulat niya ito nang siya ay nasa bilangguan sa Roma para mangaral. At kanyang sinabi, "Magala kayong lagi sa Panginoon." Muli kong sasabihin, magala kayo. Ayan ang sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga banal ng Pilipos na nasa gitna ng labis na pag-uusig at kapigataan, magala kayo sa pag-asa na tumitingin sa biyaya at kaluwalhatian ng Diyos, kahit na kayo ay nasa maraming mga kahirapan. Para sa kanya na nasa bilangguan, meron siyang mga kahirapan na hindi nabanggit. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Ngunit sinabi niya sa mga banal na nasa labas ng bilangguan na magala kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magala kayo. Sa gitna ng anumang kapigatian at pag-uusig, ang mga Kristiyano ay dapat na maging mapagpasalamat. Hindi mapanghihinaan, hindi nalulungkot. Sa halip, ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Kanyang sinabi sa kanila na huwag mawala ang galak sa inyo. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Si Apostol Pablo ay nagalak sa kanyang pagkabilanggo at nang nalalapit na ang kanyang kamatayan, kanyang sinabi, "Tungkol sa akin, ako ay ibinuhos ng tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na." Gaya ng kanyang isinulat kay Timoteo, siya ay lubos na nagalak dahil nalalapit na ang oras na makikita na niya ang Panginoon na matagal na niyang hinihintay. Sa Mateo 5:11-12, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mapalad kayo kapag kayo'y nilalai, tinuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo." Yung mga apostol ay inusig at ang mga banal ay nilait. Sa puntong iyon, sinabi ni Jesus, "Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya." Bakit? Dahil kung ikaw ay inuusig at nagdurusa dahil sa pangalan ng Panginoon, ang iyong gantimpala ay magiging labis na dakila, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Kung ikaw rin ay inuusig, ikaw rin ay dapat na magalak. Ang mga banal ay tunay na magagalak kapag nasa gitna ng maraming mga kahirapan at mga kapighatian. Sinasabi, magalak kayong lagi. Paanong nagagalak palagi ang isang tao? Nagagalak tayo kapag tayo ay masaya physically at maayos ang araw natin at tayo ay nag-aalala at nalulungkot kapag meron tayong mga kahirapan. Bakit dapat na tayo ay palaging magalak? Dahil tayo ay merong walang hanggang kaligtasan, walang hanggang pag-asa, at pananampalataya na naghihintay para sa malwalhating Panginoon na malapit nang dumating. Tayo ay maaring magalak na hindi napanghihinaan ng loob sa anumang bagay. Kaya nga doon sa Gawa, chapter 5 verse 41, makikita natin kung paanong nagdusa ang mga apostol habang ipinapangaral nila ang ebanghelyo. Yung mga apostol ay nagdusa sa maraming mga kahirapan para sa pangalan ng Panginoon. Sinabi sa Gawa, chapter 5 verse 41, "Nagalak sila na itinuring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan."
Sinasabi na tayo ay nagagalak sa mga pag-iinsulto at kahirapan para sa kapangalan ng Panginoon at ng Ebanghelyo. Hindi ba't nakakamangha ito? Magagawa nating magalak sa harap ng kahit anong mga kahirapan, kahit na dumating man sa kamatayan. Ang dahilan ay dahil sa ang kamatayan ay hindi magagawang putulin ang ating pag-asa, at kapag dumating na ang ating kamatayan, ito ang araw kung saan makikita na natin ang Panginoon. Habang nangangaral si Apostol Pablo, siya ay hubad, gutom, puyat, hindi makakain, nilalamig, nanginginig, maraming beses na nabilanggo. Maraming beses na nahagupit at halos mamatay na ng ilang beses. Gayumay, palagi siyang napupuno ng kagalakan at pagnanais na makita ang Panginoon. Ang lisanin ng katawang ito at pumunta na agad sa Panginoon ay ang palagi kong hinihiling. Ang taong ligtas ay hindi mapanghinaan kahit nagdurusa o dumating man ang kamatayan. Kapag dumating na ang iba't ibang mga kahirapan, tayo ay nasa kay Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ito ay ang kahirapan na ating nararanasan upang sa gayon ay matanggap natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. At kapag nilisan na natin ang mundong ito, makakatagpo na natin ang maluwalhating Panginoon. Kaya ito ang pinakamasayang bagay. Noon sa silangang dagat, isa sa mga barko ng US ay nakidnap at dinala sa North Korea. Maraming US soldiers ang nakasakay roon. Ngunit ang isa sa kanila ay nakabalik na buhay at sumulat ng isang libro. Maliit lamang ito. At kung babasahin ninyo ito, meron siyang sinulat na sinasabi, makakatagpo ko ang Panginoon ngayong 10-10. Ang ibig sabihin nito ay dahil narinig niya na may nagsabing, ikaw ay mamamatay ng alas 10. Kaya sinabi niya, kung mamamatay ako ng alas 10 sa oras na iyon, o 5 minuto mula ngayon, ay pagkatapos niyon ay ang oras ng aking makakatagpo ang Panginoon. Kaya siya ay humiga at natulog ng masaya. Gayun din si Pedro, si Santiago, ay napugutan ng ulo at si Pedro ay nakulong upang patayin. Ngunit anong ginawa niya? Umiyak ba siya at naghintay ng magdamag? Hindi po. Nakatulog siya ng mahimbing. Maring iniisip niya, makikita ko na bukas ang Panginoon. Komportable siyang natutulog nang tapikin siya ng anghel na sa kanyang tagiliran. Ano mang kahirapan ang ating harapin, hindi dapat mawala sa atin ang kapayapaan at kagalakan na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa 1 Pedro chapter 4 verse 13. 1 Pedro chapter 4 verse 13. Kung kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa gala kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Dahil tayo ay makikibahagi sa kanyang kagalakan at magagalak kapag siya ay nagpakita, ang paghihina ng loob kapag nakakaranas tayo ng mga kapigatian o mga kahirapan, ito'y nagpapakita ng kahinaan ng ating pananampalataya. Sa Roma 5:3-4, sinabi, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa gitna o sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Dahil ang mga kapigatian at mga pagdurusa ay binibigay upang dalisayin at subukin tayo sa harapan ng Panginoon upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang pag-asa, tayo ay magagalak anumang mga kapigatian o mga pagdurusa ang danasin natin. Kaya sinabi niya na magalak lagi. Tayo man ay nasa komportable o mahina o mahirap na sitwasyon o nasa kapigatian at pag-uusig. Ito ang kagalakan na tanging mga Kristiyano lamang ang meron at ibinigay ng Diyos. Ito ay bagay na hindi maisip ng mga hindi ligtas. At sa 2 Korinto chapter 12 verse 10, sinabi ni Apostol Pablo, kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglalait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas.
Gaano nga karaming pag-uusig ang natanggap ni Apostol Pablo? Nagkaroon siya ng tinik. Sinabi niya na meron siyang tinik. Sasaktan ka lang ng tinik, pero hindi ka nito papatayin. Binigyan ng Diyos si Pablo ng tinik na hindi niya ikinamatay. Nang siya ay nananalangin ng tatlong beses, noon ay nananalangin siya ng tatlong beses upang umalis ito sa kanya, sinabi ng Diyos, "Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan." Sinabi ni Pablo na siya ay mayroong sakit at nagdusa sa mga pangiinsulta, pag-uusig, kahirapan at kahubaran at kagutuman, gayunmay sinabi niya na nagagalak siya sa mga ito. Bakit? Sapagkat ako'y mahina, kapag ako'y mahina, kung ay malakas. Dahil kapag ako'y mahina, mas higit kong naunawaan ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa akin. Sa Nehemias 8:10, sinabi, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang iyong kalakasan. Ang magalak sa Diyos ay ang ating kalakasan. Ito yung kalakasan. Kapag tayo hindi nalulungkot o dismayado sa anumang pagdurusa o kahirapan, kundi nagagalak pa rin sa Diyos, ito yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga dun sa Awit 37 verse 4, sinabi, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Kapag tayo'y masaya at nagagalak sa Diyos, Kanyang ipinagkakaloob sa atin ang ating mga ninanais. Gustong makita iyon ng Diyos sa atin. Ang pagiging masaya kapag ang lahat ng bagay sa ating laman ay nagiging maayos ay hindi masasabing tunay na kaligayahang ibinigay ng Diyos. Sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 6, ang mga kapatiran sa Iglesia ng Thessalonica ay kayo'y maging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Sila'y inusig ng matindi, subalit sa kalagitnaan ng pag-uusig at pagdurusa, tinanggap nila ang salita ng Diyos na may kagalakan ng Espiritu Santo. Sila'y nagalak sa kanyang mensahe bagamat sila'y napuno ng pagdurusa. Maaari rin tayong magalak kung may pananampalataya tayo. Maaari tayong magalak kung may pananampalataya tayo na ang Panginoon ay palagi nating kasama at ang pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos ay ibibigay sa atin sa hinaharap. Sinasabi sa atin ng Diyos, magalak kayong lagi. Nagagalak tayo sapagkat nalalaman natin na anumang sitwasyon o pagdurusa at kahirapan ang ibigay sa atin, ang Panginoon ay narito kasama natin na nagbibigay ng kalakasan upang malampasan ito at magbibigay ng higit pang biyaya at maluwalhating gantimpala. Hindi mabuti o kalugod-lugod sa harapan ng Diyos kung ang isang Kristiyano ay magrereklamo at malungkot dahil sa pagdurusa at kahirapan. Tayo mga Kristiyano ay merong kagalakan upang magalak sa mga ganoong sitwasyon. Dapat na panghawakan natin ito sa ating mga puso. Kaya sinasabi, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang iyong kalakasan. Naisip niyo ba kung gaano karaming pagdurusa ang nararanasan ng mga apostol? Si Apostol Pablo ay naging hubad, gutom, giniginaw, hindi man lamang makatulog at makakain at siya'y pinagbabato hanggang kamatayan, subalit siya'y bumalik na buhay at muling nangaral ng Ebanghelyo. Ang tularan ng pananampalataya ng mga naunang Kristiyano ay ang pagpapanatini sa ating kagalakan, kaya nga sinabi, magalak kayong lagi. At sinabi ng Biblia sa verse 17, manalangin kayong walang patid. Merong kasabihan na ang pananalangin ay kagaya ng ating paghinga. Ang paghinga ay hindi dapat tumigil. Tayo'y patuloy na humihinga, kaya nga buhay pa tayo. Manalangin kayong walang patid. Hindi dapat tayo huminto sa pananalangin kagaya ng paghinga. Si Jesus ay nagpakita ng maraming mabuting halimbawa sa pamagitan ng palaging pananalangin araw-araw. Si Jesus ay mayroong kaparehas na posisyon sa Diyos, subalit siya ay pumarito sa mundong ito sa anyo ng tao at nanalangin ng matindi sapagkat mayroon siyang misyon na iligtas tayo. Siya ay nanalangin ng madaling araw, nanalangin ng buong magdamag, nanalangin sa tahimik na lugar at nanalangin sa bundok ng mag-isa. Nang piliin niya ang 12 apostol,
siya'y nanalangin ng magdamag at nanalangin ng higit pa kapag may mga mahalagang bagay. Siya'y nagpakita ng mabuting halimbawa sa ganitong paraan. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Subalit, ang kanyang mga alagad ay natutulog nang walang nalalaman. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Sa makatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Hindi lamang tayo iniligtas ni Jesus, kundi nagpakita rin siya ng maraming mabubuting halimbawa para sa ating buhay Kristiyano. Kaya dapat tayong manalangin ng walang patid na magkaroon palagi ng fellowship na sundin ang kalooban ng Diyos at umasa at manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Una, ang panalangin ay fellowship sa Diyos. Sa isang pamilya, ang asawang lalaki at babae, yung mga anak, mga malalapit na kaibigan, gaano nga ba sila kadalas nag-uusap-usap sa mga telepono? Tama po ba? Gaano sila kadalas na nag-uusap? Gaano kadalas sa isang araw? Tayo'y balisa, kahit minuto lamang na hindi natin mahawakan ang ating mga cellphone dahil hindi tayo makakapag-usap. Subalit, gaanong pagsisikap naman ang ginagawa mo upang manalangin sa Diyos? Oo, sinabi ng Biblia na manalangin tayong walang patid. Manalangin kayong walang patid, hindi ibig sabihin na patuloy-tuloy tayong nagsasalita at bumubulong. Ang pananalangin ay dapat palaging gawing may koneksyon sa Diyos ng buong puso. Kaya manalangin sa iyong bibig, manalangin sa iyong puso, umasa sa Diyos na sa iyong buong buhay. Tayo may hina at nagkukulang, wala tayong magagawa kung wala ang mawaing kamay ng Diyos. Ang panalangin ay ang ating kamay na kumukuha sa kamay ng kapangyarihan ng Diyos habang patuloy na nagkakaroon ng fellowship kasama ang Diyos. Dapat nating iunat yung ating mga kamay at kunin ang kamay ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kaya upang umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, dapat tayong magsumikap na manalangin. Kung ang sinuman ay hindi nananalangin, ang taong iyon ay nag-iisip na mabubuhay siya kahit wala ang tulong ng Diyos. Kung gayon, hindi na niya kailangan manalangin. Walang sino man ang makakapamuhay ng kagaya nito. Kapag tayo ay napanghihinaan at kapag may kabigatan, nais ng Diyos na tayo'y manalangin ng higit pa. Nais niyang tayo'y manalangin at hingin ang kanyang tulong. Kung titingnan natin sa Ezekiel chapter 36, sinabi na ang mga Israelita ay ikinalat at naipanumbalik sa kanilang lupain sa Israel sa mga huling araw. Bukod nito ay hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Ipinanumbalik ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang lupain bagamat na may mga natitira pa. Subalit, sinabi ng Diyos, bukod pa dito'y hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Nais ng Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng mabubuting bagay. Nais niya tayong manalangin. Bilang mga hindi nananalangin, subalit, silang mga hindi nananalangin ay mga taong nag-iisip na kayang mabuhay sa kanilang sariling paraan na wala ang tulong ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila umaasa sa Diyos. Sa Mateo chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maari naman niyang tayong bigyan, subalit sinabi niyang humingi tayo at tayo ay bibigyan. Sa mga awit 145 verse 18,
Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ang Diyos ay malapit sa kanila na tapat na nananalangin at humahanap sa Kanya. Narinig ninyo ba yung himnong inawit ng choir kanina? Tayo'y nagiging mas malapit sa Diyos kapag tayo'y nananalangin. Kapag tayo'y nakikinig sa salita at sinusunod ito, tayo'y mas nagiging malapit sa Diyos. Lumapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Ang puso ng taong hindi nananalangin at sumusunod sa Diyos ay malayo sa Diyos at hindi siya karapat dapat humingi ng tulong sa Kanya kapag siya'y nasa kaguluhan na. Dapat tayong palaging magkaroon ng fellowship sa Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 18 verse 1 hanggang 8, at isinilaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi ni Jesus na sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa hukom at nagsasabi na bigyan siya nito ng katarungan laban sa kanyang kaaway. Inisip ng hukom na wala siyang pakinabang kung tutulungan niya ang hamak na babaeng balo, kaya siya ay binaliwala niya. Gayunpaman, ang hamak na babaeng balo ay patuloy na bumabalik sa kanya araw-araw, kaya sa huli ay sinabi ng hukom, bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. Kaya sinabi ni Jesus, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Maging yung masamang hukom ay binigyan siya ng katarungan dahil sa kanyang pagpuporsige at dahil magsasawa siya sa patuloy niyang pagpunta sa kanya. Kung gayon, ay hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinini? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Anong klaseng panlulumo meron ng mga Kristiyano? Sa mundong ito, yung kasamaan ang nananaig at yung mga masamang tao ang nagtatagumpay, samantalang yung mga Kristiyano ay inaakusahan at inaalipusta. Maraming maaring maging dahilan upang manlumo. Kaya dapat tayong dumaing sa Diyos. Pagkatapos ay tutulungan tayo ng Diyos, tayong mga Kristiyano ay merong banal na panlulumo. Kung titingnan natin doon sa Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, yung kakayahan na maunawaan yung kalooban ng Diyos ay karunungan. Gayunpaman, tayo ay nagkukulang ng karunungan. Dahil kulang tayo sa karunungan, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. At bilang resulta, madalas tayong namumuhay ayon sa sarili nating kalooban, nagkakasala at nakakagawa ng maraming kamalian. Kaya dapat nating maunawaan na kulang tayo ng karunungan. Kung gayon, sinabi na iyon ay ibibigay sa Kanya. Inuutos ng Diyos na humingi, ngunit hindi tayo humihingi. Hindi ba natin kailangan ng karunungan? Kailangan natin manalangin nang sa gayon ay bigyan niya tayo ng karunungan at kalakasan upang magawa nating mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Upang maunawaan natin yung salita ng Diyos, maunawaan yung kalooban ng Diyos at magkaroon ng karunungan at kalakasan na kinakailangan para makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong manalangin ng walang patid. Gaano kahalaga ang panalangin sa isang Kristiyano? Tayong mga ministers ay dapat higit na manalangin, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. Sa ating church, nagbabasa tayo, nagkakabisado at nag-aaral ng Biblia ng higit, ngunit minsan nagkukulang tayo sa pananalangin, tama? Gayunpaman, yung mga taong hindi ligtas, nagsasagawa sila ng vigil prayer at pumupunta sa mga bundok upang manalangin. Mukha silang nananalangin na mabuti. Kung yung mga hindi ligtas ay pumupunta sa mga bundok at sumisigaw, Ama! Kung gayon, si Satanas ay sasagot ng, ano yun, anak? Pakiusap, bigyan mo ako ng Espiritu Santo. Pagkatapos,
ay bibigyan sila ni Satanas ng masamang espiritu. Hindi makikinig yung Diyos sa kanila. Sinasabi ng Biblia na yung mga panalangin ng mga taong ligtas ay naririnig ng Diyos, ngunit bakit hindi tayo nananalangin? Hindi tayo nananalangin at ginagawa yung mga bagay ayon sa ating sariling paraan. At kapag may mga kahirapan na dumarating, nag-aalala tayo. Maaari tayong manalangin, ngunit bakit hindi natin ito ginagawa? Ipinangako sa atin ng Diyos na kung ibubuhos natin lahat sa Kanya at magtitiwala sa Kanya, makikinig ang Diyos sa atin. Sa unang Juan chapter 5 verse 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Yung kapanatagan na meron tayo sa harapan ng Diyos ay kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban. Yung dahilan kung bakit meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos na nananalangin ay dahil pinakikinggan ng Diyos yung panalangin natin na ayon sa kalooban ng Diyos. Kung iniisip natin yung ating panalangin ay ayon sa kalooban ng Diyos, maniwala tayong makikinig yung Diyos o ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Samuel na ang hindi pananalangin para sa mga Israelita ay isang kasalanan. Kasalanan ang hindi pananalangin. Ito po ay kasalanan. Bukod dito, sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo. Upang makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, upang maipangaral ang Ebanghelyo at upang mabuhay para sa Panginoon, dapat tayong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at tulong ng Diyos. Para doon, kailangan nating manalangin. Kung hindi tayo mananalangin, ito ay kasalanan. Yung pagiging tamad sa panalangin ay isang kasalanan. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ngunit dahil hindi sila nananalangin, tumakas sila ang lahat ng madakip si Jesus. Lahat ng mga propeta at mga alagad na nakasulat sa Biblia at ang lahat ng mga manggagawa ng Ebanghelyo sa buong kasaysayan ay mga taong nananalangin. Walang sino man ang tamad pagdating sa pananalangin. Kaya yung panalangin ay dapat maging buhay natin. Manalangin kayong walang patid. Walang patid. Ibig sabihin, manalangin ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, manalangin palagi sa bawat araw. Kailangan nating manalangin, maging sa mga maliliit na bagay din. Ngayon ay may pupuntahan ako. Panginoon, saan man ako pumunta, pakiusap, samahan mo ako at protektahan mo ako. Sino man yung aking makasalumuha, bigyan mo ako ng karunungan at pakiusap, magamit nawa ang oras na ito upang magawa ang iyong kalooban. Manalangin ka para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, para sa mga nangangaral ng Ebanghelyo at para sa mga kapatid. Napakaraming mga bagay yung dapat na ipanalangin natin. Napakaraming bagay. Ako'y nananalangin palangi pagkagising sa umaga. Marami akong dapat ipanalangin. Napakaraming mga churches para sa mga church sa Africa, India at China na minamatsyagan ng mga Chinese authorities. Meron ding mga pag-uusig at kahirapan sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga mahirap na bansa sa South America. At sa Russia at Pakistan din ay mahirap mangaral ng Ebanghelyo. Tama? Nananalangin ako habang naalala ko. Ginagawa ko ito para sa mga nangangaral ng Ebanghelyo. Kung hindi tayo mananalangin, kahit na marami dapat ipanalangin at kung kakalimutan lamang natin, hindi ito mabuti. Gumawa kayo ng prayer book at isulat ang lahat ng mga bagay na dapat ipanalangin. Dapat nating isipin na hindi tayo tutulungan ng Diyos kung hindi tayo mananalangin. Nais ng Diyos na sagutin yung pananalangin ng mga taong nananalangin. Yung hindi pananalangin ay gaya ng pag-iisip na hindi na natin kailangan ng fellowship sa Diyos, na hindi na natin kailangan ng tulong ng Diyos. Hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. At sinabi ng Biblia, laging nagpapasalamat. Lagi. Ibig sabihin, magpasalamat sa lahat ng bagay, sa anumang gawain at sa anumang sitwasyon. Sa Efeso chapter 5 verse 20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo
sa Diyos na ating Ama. Laging magpasalamat sa lahat ng bagay sa Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Dapat ipagkatiwala ng mga Kristiyano ang lahat ng bagay sa Diyos at magpasalamat. Yung pagsukli sa biyaya ng Diyos ay hindi lamang sa pagpapasalamat sa salita, kundi sa pamumuhay din ng naayon sa kalooban ng Diyos. Sa unang Samuel chapter 2 verse 7, ang Panginoon ay nagpapaduha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Ang Panginoon ay nagpapayaman, minsan ay nagpapaduha rin. Pagkatapos makalaya ng mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 40 taon, sa ilang ay hinayaan sila ng Diyos na magutom, mauhaw, at pagkatapos ay pinakain ng mana na hindi nalalaman ng kanilang mga ninuno at nagbigay ng tubig mula sa pagbiyak ng bato. Bakit ito ginawa ng Diyos? Dahil nais ng Diyos na subukin sila kung sila ay susunod o hindi. Pinapasalamatan lang natin ng Diyos kapag maayos yung ating sitwasyon. Ngunit sinisisi rin natin yung Diyos kapag mahirap na yung sitwasyon. Hindi natin dapat ito gawin. Hinahayaan tayo ng Diyos na maghirap. Dapat nating maunawaan na dahil sa mahirap lang tayo, mabilis at madali tayong naligtas. Sa mga dukha ay ipinangaral ang magandang balita. Kaya sa Biblia, kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak dahil sa parusa na darating sa inyo. Napakahirap para sa mga mayayaman na maligtas. Nangaral ako sa maraming CEO ng malaking kumpanya ngunit di sila naligtas. Totoo, akala ko sila ay madaling maliligtas, ngunit hindi. Ito ay kakaiba. Habang ang tao ay kontento na sa mundong ito, ang mga tao ay namumuhay ng maayos, sila ay walang puso para sa Diyos. Wala silang puso para sa biyaya ng Diyos. Kaya, kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak. Mapapalad ang mga dukha. Ang Ebanghelyo ay pinangaral sa mga dukha. Dahil tayo ay dukha, tayo ay naligtas. Ako ay napakahirap mula nang bata pa ako. Alam ko iyon dahil nung nasa 5 baitang pa lamang ako, hanggang sa makapasok ako sa seminaryo, nag-iipon po ako para makapag-aral. Minsan talagang napakahirap kaya gusto ko na lamang mamatay. Dahil hindi pa ako ligtas noon. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin sa susunod na buwan. At nang mayroong truck na dumaan sa harapan ko noon, gusto ko na talagang magpasagasa noon. Kaya ito rin marahil ang dahilan kaya maraming tao ang namamatay. At nagising ako at nagkaroon ng determinadong puso. Ngayon, ang mahalaga ay maniwala na ako kay Jesus. Kaya hindi na ako pupunta sa impyerno at pupunta na ako sa langit. Kung wala akong magagawa, ay magbabasa na lamang ako ng Biblia. Bago ako maligtas, masigasig kong ipinapangaral ang Ebanghelyo. Sa tingin ko ay nakita itong mabuti ng Diyos, kaya nalaman ko na ang pananampalataya ko ay mali sa pamagitan ng pangaral ng Biblia, pag-aaral ng Biblia, at kung hindi maipanganak na muli, ay hindi makikita ang kaharian ng Diyos. Sinuri ko ang aking pananampalataya. Kailan ako ipinanganak na muli? Kapag ako ay nananalangin, walang sagot. Nagagalak ako sa mga revival meetings kahit na sinusuri ko ang aking pananampalataya, ako ay hindi na ipanganak na muli. Noong panahon na yon, nang ako ay dumalo sa seminaryo ng 2 taon, sinabi ng mga tao sa akin, meron akong mabuting pananampalataya at pinuri nila ako. Ngunit alam ko na mali ang aking pananampalataya at ako ay hindi pa na ipanganak na muli. Mapupunta ako sa impyerno kapag ako'y namatay. At nang aking
Malalim na naunawanan tungkol kay Jesus na aking nakilala sa doktrina at kaalaman noong October 30, 1962 ay mayroon palang kaugnayan sa akin. Ako ang pinakamasayang tao pagkatapos ko na maligtas. Ako ay madaling naligtas sapagkat ako ay dukha. Kung ako ay mayaman at mabuti ang lahat ng bagay sa akin, maaring hindi ako naligtas. Kaya dahil ako ay dukha at mahirap, ako ay naligtas. Kaya't ako ay lubos na nagpapasalamat. Meron bang lubhang napakayaman sa ating iglesia? Hindi natin kailangan ipagmayabang ang pagiging mayaman. Sinabi ni Apostol Pablo, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Nalaman niya na siya ay sasagana kaya nagtitipon siya ng malaking pera at ipinadala sa iglesia ng sa Jerusalem. Nang panahong iyon, hindi ba siya nagutom? Ngunit, hindi niya ito inisip kahit na siya ay maaring maghirap. Nalaman niya na kahit siya ay dukha o mahirap, siya ay nagtitiwala sa Diyos at nakontento sa Kanya. Kapag siya ay masagana, hindi niya ito ginagamit para sa kanyang sarili, kundi ibinabalik sa Diyos. Kaya't sinabi ng Biblia, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim na kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Ang isang taong dukha ay biglang naging mayaman at dapat siya ay mabuhay ng mas mabuting buhay ng pananampalataya. Subalit, siya ay nagumon ng kasiyahan ng mundo. Ang ibang tao ay napakadukha, kaya hindi makapamuhay ng buhay pananampalataya. Sinabi ni Pablo, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Kaya dapat na maging mapagpasalamat tayo kahit sa karukhaan. Sa mga awit, sa awit 136 verse 23, siya ang nakakaalala sa atin sa ating mabababang kalagayan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Hiniligtas tayo ng Diyos, tayo na makasalanan at mababa at tayo ay itinaas. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at pag-asa at ginawa tayong mga anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng malwalhating mana. Siya ang nakakaalala sa atin sa ating mababang kalagayan. At sa unang Samuel chapter 2 verse 8, kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok, itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunton ng abo upang sila'y paupuing kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at ang mga iyon ay ipinatong niya sa niya ang sanlibutan. Yung dukha mula sa alabok, inahon niya tayo sa putik at sa kahirapan. Itinaas niya ang nangangailangan mula sa bunton ng abo. Tayo yung mga dukha at pulubi, ito ay nakakamangha. Kung ang isang tao ay kukuha ng isang bahagay mula sa basurahan, huhugasan niya ito upang luminis at ilalagay ito sa pinakamahalagang lalagyan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa basurahan ng kasalanan at magmamana ng trono ng karangalan. Kaya dapat ay lagi tayong maging mapagpasalamat. Doon sa Daniel chapter 6 verse 10, kahit nalalaman ni Daniel na siya ay bihag ng Babylonia, siya ay nagpatuloy na lumuod ng tatlong ulit sa loob ng isang araw na nagpapasalamat sa Diyos. Marahil siya ay nasa kahirapan dahil siya ay bihag, ngunit siya ay lumuluhod ng tatlong ulit sa isang araw at nananalangin sa Diyos na nagpapasalamat sa Diyos. Hindi siya nagrereklamo, kundi nagpapasalamat. Ang buhay na mayroong tunay na pananampalataya ay ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay. Meron po akong kwento na narinig mula sa isang pasyente na mayroong depression. Sinabi ng doktor, palagi ka lang magsabi ng salamat. Salamat, salamat, salamat. At ang iyong kalagayan ay bubuti.
Kaya't yung pasyente na mayroong depression ay paulit-ulit na sinasabi ang salamat. At yung kalagayan ng pasyente ay bumuti. Ito po ay posible. Kahit na mayroon tayong mga kahirapan, pagdurusa at mga sakit, kung hindi natin sisisihin yung ating sarili, kundi magkakaroon ng mapagpasalamat na puso, tayo ay makakaalis sa mga kahirapan na ito. Kung meron kang mapagpasalamat na puso, ang iyong sakit ay magagamot. Kaya dun sa Filipos, chapter 4, verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo kung ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Dapat tayong maniwala, napapakinggan ng Diyos ang ating mga dasal at dapat nating sabihin sa Diyos ang lahat ng ating kalagayan. Dapat tayong maging mapagpasalamat sa biyaya at tulong ng Diyos sa atin. At dahil sa katotohanan na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa atin upang magligtas ng maraming mga kaluluwa. Napakaraming bagay na dapat nating ipagpasalamat. Hindi tayo dapat na maging malungkot, madismaya o magalit tuwing mayroong mga kahirapan. Sa kahit anong sitwasyon, ang Diyos ay kasama ko at tutulong sa atin. Iniligtas ako ng Diyos sa pamagitan ng biyaya at kapag muli nang dumating ang Panginoon, ay kukunin niya tayo kasama niya sa kaluwalhatian. Dapat nating tandaan ang pag-asa na ito at maging mapagpasalamat. Ang buhay natin kasama ng Panginoon ay hindi lamang sa pamagitan ng sariling kagustuhan at pagsisikap, kundi sa pamagitan din ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Yung Espiritu Santo ang nag-iingat sa atin at siyang tumutulong sa atin. Kaya naman, dapat palagi tayong nagpapasalamat sa Diyos habang umaasa sa tulong ng banal na Espiritu. Kung namumuhay tayo ayon sa gabay ng Espiritu Santo at kalooban ng Diyos, ay magagawa natin palaging magsaya, palaging manalangin, at magagawa rin natin magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Sinabi ni Pablo, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ito po yung kalooban ng Diyos, ang magalak kayong lagi, manalangin walang patid, at sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Yung tatlong bagay na ito ay napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Kaya, dapat nating tingnan ang ating buhay sa pamagitan ng mga salitang ito. Ang mga ito ay talagang kailangan para sa isang normal na buhay pananampalataya. Sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Biblia, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos ay kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya kailangan nating tingnan at balikan kung namumuhay ba tayo sa ganitong paraan. Kung hindi tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, dapat nating sikaping mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Paano ba tayo laging magagalak? Paano? Si Apostol Pablo, siya ay hubad, gutom, binugbog, nilalamig
at nanginginig. Ngunit siya ay nag-i-evangelize. Ang buo niyang damit ay pinagpupunit. At ang buo niyang katawan ay pinagpapalo at siya ay ginapos. Sa bilangguan sa Filipos, ibinilanggo sina Pablo at Silas. Gayunman, sila ay nanalangin at umawit ng papuri kinagabihan. Sinasabi sa Santiago chapter 5 verse 13. Meron ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Meron bang masaya? Umawit siya ng papuri. Habang tayo ay nahihirapan, ay dapat tayong higit na manalangin ng taimtim at dapat nating isipin ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa gayon ay masisiyahan tayo. Kaya nang nananalangin sila at umaawit ng papuri sa loob ng bilangguan, ay nagkaroon ng himala sa kanila. Ano yung himala? Ang pintuan ng bilangguan ay nabuksan. Gayun din, nakalas ang mga tanikala at ang sambahayan ng bahay pinto ay naligtas ng gabing iyon. Sa Nehemias 8:10, pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak at magdala kayo ng mga bahagi sa mga walang maihanda sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan." Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag ng sandaling iyon. Kaya dapat tayong magkaroon ng tamang pag-iisip bilang Kristiyano. Kaya, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Sinasabi ng Diyos na ito ang kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi natin ito ginagawa, ay gawin na natin ito simula ngayon. Hindi dapat mawala sa atin ang kagalakan at dapat tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Bagamat may pagdurusa at malapit nang mamatay dahil sa sakit, ay magagawa pa rin nating magpasalamat dahil nasa ilalim tayo ng mga kamay ng Panginoon. Tama po ba? Iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang malaking biyaya, kaya bakit nga hindi niya ibibigay sa atin ang kailangan natin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Inihandog ng Diyos ang nag-iisa niyang anak sa kamatayan upang tayo ay maligtas. Kaya naman, bakit hindi niya ibibigay sa atin yung mga bagay? Dahil wala tayong pananampalataya sa Diyos, kapag may maliit na pagdurusa, ay madali tayong nagre-reklamo, nalulungkot at nawawalan ng loob. Huwag po nating gawin ito. Ipinapakita nito kung gaano kahina ang ating pananampalataya. Kaya pakiusap, pag-isipan ninyo muli ang salitang ito. Magalak kayong lagi sa lahat ng bagay, manalangin kayong walang patid. Hindi dapat tayo tumigil ng pananalangin. Dapat gawin natin ang pananalangin. Sa kaso ko po, kapag nagmamaneho ang asawa ko, ay palagi akong nananalangin para sa kanya. O Diyos, ingatan mo kami, o ingatan mo po siya, pakiusap. At palagi din akong nananalangin para sa mga anak ko. Ang nag-iisa kong anak na lalaki ay mag-isa doon sa Washington Church. Doon siya ay nag-i-evangelize. Nabalitaan ko na maayos ang ginagawa niya doon. Kaya nagpapasalamat po ako. Palagi akong nananalangin para sa kanya at nananalangin din ako para sa aking mga apo. Palagi din akong nananalangin para sa mga ministers. Napakaraming bagay po ang dapat nating ipinalangin, tama? Maganda na meron tayong prayer notebook na masusulatan kapag tayo ay nananalangin at kapag ipinagpatuloy ninyo ito, ay hindi ninyo kakailanganin pang tumingin sa inyong prayer notebook dahil madali na ninyong naalala yung mga prayer requests. Alam ko na marami ang nananalangin para sa akin. Maraming beses ko nang narinig na ipinapanalangin kita, Pastor. Pagkatapos ay sumasagot ako, "Upo, pakiusap, ipanalangin niyo ako ng mataimtim."
nagpapasalamat po talaga ako at ito'y nagpapalakas sa atin. Kapag dumami ang bilang ng mga taong nananalangin, ibig sabihin ang hukbo na makakatulong sa akin ay dadami din. Isang araw, si D.L. Moody ay nangangaral at pagkatapos yun, ilang mga kababaihan ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Pastor Moody, lagi po kaming nananalangin para sa inyo." Pagkatapos ay sumagot siya sa kanila, "Bakit kayo nananalangin para sa akin? Pakiusap, ipanalangin po ninyo yung mga nakikinig dito." Sumagot sila sa kanya, "Hindi po, higit mo pong kailangan ang kapangyarihan, Pastor Moody." Nagulat siya at sinabi niya, "Ah, oo, tama. Pakiusap, lalong higit ninyo po akong ipanalangin." Opo, walang sino man ang hindi nangangailangan ng panalangin. Gaya nito, dapat ninyo pong ipanalangin ang nangangaral at yung mga tagapakinig. Napakaraming bagay ang dapat nating ipanalangin. Ang ating panalangin ay hindi walang kabuluhan. Pinapakinggan ng Diyos ang tapat nating panalangin at pag-asa. May higit na mas mahalaga po pa kaysa sa pananalangin? Kaya ang Kristiyano ay dapat na mamuhay na nananalangin. Ito ang buhay Kristiyano. Sa totoo lang, kahit na hindi tayo lumuluhod, maaari pa rin tayong manalangin kahit na habang naglalakad. Maaari din tayong manalangin kahit na nakaupo. Kung napagod tayo sa oras ng pagtulog ay ayos lang din kung manalangin tayo ng sandaling ito. Kahit na makatulog tayo na hindi nakapagsabi ng amin, sa ating panalangin ay hindi po magagalit ang Diyos. Malulugod po siya. Dapat maging gawi po natin ang pananalangin. Kaya ang tatlong bagay na ito, ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin. Kaya dapat natin gawin yung kalooban ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, una mo po kaming iniligtas mula sa maraming tao sa mundong ito sa katapusan ng panahon na iyong itinakda. At inihiwalay mo po kaming banal mula sa mundo at iniingatan at tinutulungan kami na magkaroon ng fellowship, sumunod at maipangaral ang ebanghelyo para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa loob ng church, kung saan kumikilos ang Panginoon, kaya lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya na ito. Sa tuwing pinag-iisipan po namin ang iyong biyaya, ay napupuspos kami ng kaligayahan at nagpapasalamat. At kami po ay napakahina, kaya hinihingi po namin ang tulong ng Diyos. Pakiusap, pakinggan mo po ang tapat naming panalangin at kahilingan. Ingatan at gabayan mo po nawa kami, sa gayon ay makapamuhay kami para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos para sa aming natitirang buhay. Sa Panginoon lamang po kami umaasa at tumihingi ng gabay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.